guys, I am Wilma. Welcome to our channel, Bautista Family Farm. So, andito na naman ako guys sa aming piggery para ipakita ko sa inyo guys kung paano ko sila pakakainin mga 1 month before na mag-dispose tayo ng fattener para guys mabigat ang kanilang timba. So, ito guys ang gagawin ko. This is the one I did today so that they will add weight to their body. So, this one. So, ito guys ang gagawin ko. Kasi malapit na tayong magbenta ng ating mga baboy. Ito guys ay ang ginagamit kong feeds ay ultra pack. Kaya ito. Kapakita ko sa inyo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Limang tabo yan guys. Tapos ito guys ay giniling na mais. Ito. Ayan. May sarili kaming mais kaya pinagiling ko. Ito guys ay maganda sa fattener. Mabigat guys. Ang kanilang, ito ang magandang pampabigat ng baboy. Bago kayo mag-dispose, ito guys ang gawin ninyo. Dahil subok ko na ito ng maraming beses. Sa umpisa pa lang guys ay darak muna ang ginagamit ko. Pagkatapos, pag 1 month or 3 weeks before you dispose your fattener, you have to use corn. Grinded corn. Ayan. Magandang kainin nila ito guys. Napakabigat ang baboy. Ang 3 months, ang 4 months old ninyo, umaabot yan guys ng 100 plus kilo. Ganito ang ginagamit ko guys kasi nagwe-wet feeding ako. So, ayan. Tal, may mga mais kami dito. Papagiling mo na lang. Tapos, bibigay mo sa kanila. Ibabad ng mga 5 minutes at dadagdagan ko rin sila ng ito maglalagay din ako ng Vitamin Pro. Ito ang aking ang vitamin ng aking mga alaga. Kung minsan ang ginagamit ko yung sagupaan at kung minsan din ito. Alam niyo guys, if you put vitamins in your pig or chicken, duck, they get they become healthy. So itong vitamins guys ilalagay ko dito. Ayan, para i-mix sa kanilang pagkain. Ayan. But this food guys, you have to soak it for 10 to 15 minutes para aalsa yung feeds na binabad. Oh, ayan, malasa na guys yung feeds saka darak. Yan yung darak mais. Alam nyo guys, ang mais napakaganda sa ating mga baboy, lalong-lalo na pag malapit ka ng magbenta. Ayan. Gustong-gusto nila yan. Yan ang number one na magpapabigat sa ating mga alagang baboy. Giniling na mais, yung talagang ipowder mo siya. Tapos bibigay mo sa kanila. See, alam nyo guys, ang wet feeding ay more better than dry feeding. Okay. One. Alam nyo mga baboy ko guys, napaka sila sa pagkain. Gustong-gusto nila yung basta makakita sila ng tao yan. Nakikita nyo na guys, ang gaganda na nila. Next month na ito, madi-dispose. Ready for dispose this next month. So, we have to give them good food so that lalo silang bibigat. Ang ganda ng may alaga, kaya ayan. Magandang libangan guys ang pag-aalaga ng baboy. Kaya lang
Pero bigyan din natin sila ng magandang pagkain para bibigyan din nila tayo ng magandang presyo. Para masulit din ang mga gastos. Ayan. Ito guys ay yung mga pang-partner kong mga ito. Kaya talagang sinusupplyan ko sila ng pagkain para lalo silang lalaki. Ito ay 2 months na guys magmula nung binili ko. So, ayan na sila ngayon. Ang bilis nila lumaki. Ito guys ay pang-partner ko lahat itong 7. 7 na baboy. Gustong-gusto nila ang basang-basa. Alam niyo, pag basang-basa kasi gustong-gusto nilang kainin, mas mabilis silang lumaki. At bigyan ko rin ng aking, ito yung guys, yung gilts. My young gilts. Bibigyan ko din sila. Para fair naman. Ayan. Pero ito guys ay dinadayat ko. Hindi ko sila pinapakain ng ano para hindi sila tataba. Kasi guys ito ay pang gawin kong inahin. Kaya kinokontrol ko lang ang pagkain nila. Yung mga 7 partner lang dyan ang talagang sinusuplayan ko ng pagkain nila. Ayan. So, hanggang dyan na lang guys. Thank you for watching and have a nice day guys.